Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shout out sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Shout out din tayo mga idol kay Jose Pacificador. Maraming salamat at taos pusong nagpapasalamat po ako sa iyo sa ginawa mong tulong idol. Sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating channel, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo mga idol. Maraming salamat sa tulong mo, Lolo Tikoy. Walang anuman, Tonyo. At huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Tinanggihan din ni Lolo Tikoy ang pirang ibibigay sana ni Tatay Tonyo. Walang bayad ang aking ginawang pagtulong, Tonyo. Ang importante ngayon, magaling na ang anak mong si Minda. Ilang sandali pa, nagpasyang magpahinga na sina Lolo Tikoy. Itong si Tatay Tonyo, bago ito natulog, napaisip muna ang matanda at nagpapasalamat sa Panginoon na may dumating sa kanilang lugar na tutulong sa kanila. Itong si Lolo Tikoy. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ang mga ito, nagpaalam na sina Lolo Tikoy at Jojo na umuwi na doon sa bukid. Sa labas ng bahay, nang makita nitong si Lolo Tikoy ang asawa nitong si Minda, nahirap na hirap ito sa pagdala ng isang sakong bigas papunta sa kabilang bahay. Galing ito sa kanilang kubo. Galing din ang mga sakong bigas na ito sa kanilang palayan. Nilapitan ito ni Lolo Tikoy. Tutulungan na kita, binata. Pero ang sabi ng asawa nitong si Minda, "Wag na, Lolo. Kaya ko na ito. Nahirapan nga ako na mas bata pa ang aking katawan. Ikaw pa kaya?" Pero maraming salamat sa ginawa mong pagtulong kay Minda. Sa narinig ng matanda, napangiti itong si Lolo Tikoy. At walang ano-anong pinulot nito ang isa pang sakong bigas na nasa gilid ng kubo. Parang ang gaan-gaan lamang nang pasanin nitong si Lolo Tikoy ang isang sakong bigas. Pati ang kapatid na lalaki nitong si Minda, napalabas ito ng bahay at pinapanood itong si Lolo Tikoy na pasan-pasan ang isang sakong bigas papunta doon sa kabilang bahay. Pagkatapos, bumalik pa ito doon sa kubo. Sabi uli nitong si Lolo Tikoy sa asawa ni Minda, "Ako na ang maghakot, iho. Mukhang nahihirapan ka." At tumawa ito. Mas lalong nagulat pa ang mga ito, pati itong si Tatay Tonyo. Nang buhati ni Lolo Tikoy ang dalawang sako ng bigas at pinasan ito na magkapatong. Pagkatapos, walang ano-anong dinala doon sa kabilang bahay. Napanganga na lang ang mga ito at hindi makapaniwala sa ipinakitang lakas ng matanda. Isang 92 years old, daig pa ang kalabaw sa sobrang lakas. Sa isip pa nga ng mga ito, kung totoong tao ba itong si Lolo Tikoy. Matapos yon, inihatid na nitong si Tatay Tonyo, sina Lolo Tikoy at Jojo doon sa bukid. Mas lalong nakilala pa itong si Lolo Tikoy sa buong lugar ng Santa Catalina. Sa mga pangyayaring yon, nasundan pa ang mga ginawang pagtulong ng matanda sa mga taong nakatira doon sa lugar. Mas lalong nirerespeto at hinahangaan nila
itong si Lolo Tikoy. May isa pang ginamot ang matanda. Nakatira ito doon sa punong barangay. Pinaglaruan ito ng malalakas na mga engkantong mandirigma. Dahil nagmamatigas ang mga engkanto, napilita na itong si Lolo Tikoy na labanan ang mga ito at patayin. Lumipas ang isa pang buwan, kabuwanan na nitong si Josepa ang asawa ni Ben, at dalawang gabi na na may nagpaparamdam sa kanila na may umaaligid sa bahay nila ni Ben na mga nilalang. Alam nilang mabango sa mga engkanto at mga aswang ang buntis. Kaya sinimula na nitong si Lolo Tikoy ang paglalagay ng mga panguntra sa paligid ng bahay. Hindi na rin umalis ng bahay itong si Ben para laging mabantayan ang kanyang asawa. Tanging sina Jojo, Lolo Tikoy at Joel ang pumupunta sa mga taniman ng gulay at prutas. Pati sa mga alagang hayop, sila na ang umaasikaso. Isang gabi, habang nagpapahinga sina Lolo Tikoy, may narinig ang matanda na parang iyak ng baboy doon sa unahan. Nasa treehouse natutulog sina Lolo Tikoy at Jojo, habang sa bahay naman sa baba natutulog ang mag-asawang Ben at Josepa. Nasa pantawa naman itong si Joel. Dahan-dahan na dumungaw ang matanda at sinipat-sipat ang buong kapaligiran at pinakiramdaman, hanggang sa nakita niya ang isang nilalang doon sa unahan, doon sa tabi ng ilog na may mga kakahuyan. Pinagmasdan at pinakiramdaman lamang ito ni Lolo Tikoy, at alam na din niya na hindi normal na tao ang kanyang nasipat. Alam niyang aswang ang isang ito. Ilang sandali pa, umaaligid na ito sa bahay nila ni Ben, hanggang sa parang bigla itong napatakbo na may kinatatakutan. Makalipas ang ilang minuto, nang masigurado ni Lolo Tikoy na wala na ang aswang, muling bumalik ito sa hinihigaan at muling natulog. Kinabukasan, maagang nagising sina Lolo Tikoy at Jojo. Maaga silang pupunta doon sa taniman ng gulay at mga prutas nitong si Ben. Pagkalipas ng mahigit isang oras, pinakain na naman nila ang mga alagang hayop nila ni Ben. At pagkatapos, umuwi na ang mga ito. Dumaan muna sila doon sa may ilog. May inilagay kasi sila doon na balantak, isang gawa sa kawayan na panghuli ng isda. Tuwang-tuwa ang dalawa nang makitang marami itong nahuling isda. Pagka-uwi nila doon sa bahay, mag-alas 9 na ng umaga, at naabutan nila doon itong si Ben na galit na galit at may hawak pa itong isang itak. Bakit Ben? Ano ba ang nangyari at may hawak kang itak? Mga demonyo, may nakita akong dalawang tao ang nakatayo doon sa gilid ng ilog, Lolo Tikoy, at nakatitig dito sa bahay. Alam kong mga aswang ang mga yon. Nang nilapitan ko, mabilis na umalis ang dalawa. Papunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kailangan natin na mag-iingat, Ben. Huwag mong ihiwalay sa iyong tingin ang iyong asawa. Kahit na gaano pa kalayo ang mga aswang, maamoy pa rin nila ang buntis mong asawa. Bantayan mo muna
si Josepa hanggang sa mga anak na ito. Kinahapunan, nagpasama itong si Lolo Tikoy kay Joel doon sa gubat para maghanap ito ng bagakay na kawayan, baging at ang punong kahoy ng langas. Makalipas ang isang oras, pagdating nila doon sa kalubluuban ng gubat, nakita nilang sobrang napakalago ng mga baging at kawayanan. Malalago din ang mga damuhan na nandoon. Makalipas ang ilang sandali nang makakita na ang mga ito ng bagakay na kawayan, agad na kumuha itong si Lolo Tikoy, pati baging at punong kahoy ng langas. Ang plano kasi ni Lolo Tikoy, gagawa ito ng isang panak na gawa sa bagakay na kawayan. Mabisa itong pangontra laban sa mga aswang. Nagiging agresibo na ang mga aswang at malapit ng mga anak ang asawa nitong si Ben. Kailangan niya ng isang armas para protektahan ang mag-asawa. Makalipas ang ilang minuto matapos na makapanguha itong si Lolo Tikoy, nagpasyang umuwi na muna ang mga ito. Habang palabas na sila ng kawayanan, napatigil at muntik ng mapasigaw itong si Joel nang makita ang isang napakalaking ahas ang nakahambalang sa kanilang daraanan. Huwag kang kumilos, Joel. Baka atakihin ka ng ahas na yan. Isang makamandag na king kubra ang isang yan. Mapanganib ang kanyang kagat. Ilang sandali pa, dahan-dahan nang naglalakad itong si Lolo Tikoy papalapit doon sa ahas. Lolo Tikoy, baka makagat ka, ang pag-alalang sabi nitong si Joel. Psst, huwag kang maingay, Joel. Nag-uusal na ng mga orasyon itong si Lolo Tikoy habang papalapit pa ito doon sa ahas, at unti-unting hinahawakan ng matanda ang ulo ng ahas. Laking pagtataka nitong si Joel na naging maamo na ang ahas, at ilang sandali pa, mabilis na itong umibis at pumasok ito doon sa masukal na kakahuyan. Pagkatapos, nagpatuloy na sila sa paglakad hanggang sa sapitin ng dalawa ang may ilog. Biglang napahinto na naman ang mga ito nang makita ang dalawang aso doon sa kabilang bahagi ng ilog. Sobrang lalaki ng aso kung ikumpara ito sa pangkaraniwan, at naramdaman ni Lolo Tikoy na mga aswang ang mga ito. Nakatitig lamang sa kanila ang dalawang aso, naglalaway, at kita na din nila ang mapupulang mga mata nito. Sobrang iitim din ng kulay ng mga aso. Sabi ni Lolo Tikoy, dito ka lang sa tabi ko, Joel, at huwag kang umalis. Kahit na umatake pa ang mga asong yan, ako na ang bahala. Hinugot ni Lolo Tikoy ang dalang itak at nakahanda na habang patawid na ang dalawa ng ilog.